Ito ang niluluto ko ngayon. Araw na to. Paulan po namin. Ginayat na libi-libi. Malaklak na kalabasa. Bes bawang. Hipon. Saka konting isda. Pinirito. Yan. Yan po. Pasasaw ko dyan. Yan ang ulam ng Buhay Probinsya. Yan. Galing po ito sa tanim namin, kakukuha lang tao ng lubi-lubi at ito po yung daon ng lubi-lubi, bulaklak ng kalabasa, hipon, isda. Pinirito ko na po yan eh. Pasasag ko na yung sa gulay para siya ay malasa at yan na matipid. Ito po yung Buhay Probinsya. Yan, simple lang. Yeah, enjoy yan lang po ang buhay. Yan, mantika. tapos pagkakulo nito lalagay ko na yung mulay. Nahapit lang kumulo. Yan. Kapang. Bango na. Ito po hagdan. Hagdan ito pagka kumukuha kami ng mga matataas na tanim. Nagagdahan. Dami na lang yung siba pag nabasa sa labas mo. Kasi kulang pa rin sa mga lalagyan. Ito rin na init. Papawisan ako para bumuha siya ng taba. Mabana kasi ko na yun na nagkaroon ng
exercise na lang para mabawasan ng tama. Hindi pa naman masyado, konti pa lang. Hindi pa naman mabilbil. Konti lang. Yan ang buhay, probinsya. Pay-pay-pay-pay-pay. Yan ang buhay ng mga konti ng pera. Paluto-luto lang dito sa ulit. Pay-pay-pay-pay. And dahil sa COVID, ito ang nangyari. Naghirap ang buhay. Hindi makahanap buhay na maayos. Paselpot-selpot lang po. Ayan. Dito lang nang wala pang COVID. Maayos ang hanap buhay. Ayan. Araw-araw may income. Ngayong magkaroon ng COVID, ayan. Tipid na tipid. Kasi mahina ang income. Kaya yan, bahay namin kasi yung kusina, hindi ko mapatapos, hindi ako makaipon ng pagpatrabaho. Ayan. Kaya eto, pati pambili ng gas. Pag pambili ng gas, kaya yan, umbing lang, pay lang. Diba? Hindi yung buhay kahit na ganun, pay lang tayo. Simple, basta kumakain na araw-araw, okay na yan. Bawi na lang pagka naging normal ang lahat. Pag normal na lahat ng galaw, normal na lang hanap buhay, maging maayos na hanap buhay. Ngayon kasi talagang wala. Amaswerte lang may mga sweldo. Pag negosyante ka, wala. Yan lang pag mailing siya pa. Pag nagtinda ka, swerte yan lang pagka marami ang benta. Medyo matagal lang magluto dito sa uli. Kasi kaya lang, mainam naman sa uling kasi pwede mo iwanan. Hindi, masusunog niluluto mo. Lalo na yung sinaing. Lagyan mo lang tama uling. Iwanan mo, pagtrabaho ka, paglinis ka pa. Tapos iwanan mo, pagdating mo, luto na yung kanin, sinaing. Hindi, nasunog kasi naubos na uling. Luto na yung sinaing. Diba? Enjoy ang buhay. Bye lang. Tawa-tawa na lang ang buhay. Mahirap. Weather-weather lang yun. Ngayon, mahirap na bukas. Mayaman. Okay lang. Kahit na simple ang buhay. Basta mabuting yawa mo. Ilang bago ng tama. Simple kinakain, basta may kinakain ka araw-araw, okay na yun. Basta magtala, pag talagang ang buhay nga, pag talagang sabi nila, weather lang. Pag may tiyaga, may nila. Pag may puhunan, may negosyo. Pag wala kang puhunan, wala kang negosyo. Maglong na lang. Kaya may time na. Para may puhunan ulit. Kasi nagbabayad pa ng loan eh. Kaya. Tipit-tipit muna. Okay, susunod. Maglong na lang para may puhunan. Ayun.
tabi-tabing pera dyan, kahit bari-bari yan, tabi-tabi lang, marami lang. So, may pambili na lang. Buti na lang nga ito, may gulay yan, libre, may gulay lang. Inuha ko lang ito sa tanim lang. Ay, libre na lang. Sahog lang. Tipit-tipit. Kaya yung mga ano sa hospital kasi nag-collapse ang mga lumilimong paningin ko sa sakit. Ay, nag-uso ko siya. Dito sa probinsya, so wala kang pamilyang gas. Ayan. Mamulot-mulot ka na nakahin. Mulot ang gatong ka na. Ayan. Lali na po, sasara ko yung bintana. Kasi umuulan dito ngayon. Nilalagay ko na itong aking gulay. Tapos, lalagay sa akong pinasin. Yan ko lang siya pipintan sa pagkaluto. Pakiabot niya ng ano? Best friend. Pakiabot niya ng view dyan. Saka kunting asin. Ano ba siya mga gamit namin sa loob? At may gas na ako. Dino ko may tutang may pakpala na gas. Ito di ulit lang. Kasi ng gas. Ayan, ito. Ang testis na tayo nagsuwi. Kasi sa uli, 10 peso lang. 20 pesos na yung katulog. Ito ang aking no-cube. No-cube. Hatiin ko lang po siya. Wala yung hangin kasi sinara ko yung bintana. Yung ulan. Ipay muna ako kasi naiigit ka. Kaya lang na nakapagito ito para na marilipat. Thank you.
kaming gulay na tanim kundi bili lang naman yan ito nagtanim kang gulay pag ulam ka araw-araw pag wala ka pa sa ho pwede na yan lagi nga nokyo sa home na po yun palasa na yung nokyo kahit parang ibang sa ho pakuloan mo lang yung gulay lagi yung nokyo yan may ulam ka na. Pwede siguro. Hindi yung mag-iingat, ano? Hindi mag-uulong ito. Hindi lang tingnan, pero maliwanag naman dito kasi yung mga gintara. Kaya lang, marami itong gintara eh. Kaya lang hindi ko binubuksan. Kasi punta lang naman ako dito pag magluluto eh. Kaya ako dito nagtatambay. Kaya kasi nga, hindi patapos. Makalap pa. Pero pag natapos na ito, mag-press ko dito kasi marami po itong bintana. Tama lang ito sa kusina. Mahaba naman siya. Medyo makitig lang pero mahaba naman. Kaya lang kamahal na kasi ng simento ngayon. Pati labor, kamahal lang. Kamahal magpatrabaho. Ang mahal na ng simento, ang mahal ng bakal, ang mahal ng bayad sa trabaho, kaya yan. Pending talaga kung wala ang pagpatrabaho. Kailangan mag-libre mo pero para magpagawa ka ng kumpletong bahay. Tapos tama na yung lasa pero hindi na kayo mag-tis na pwede na sa iyo po. Ayun malasa na, hindi na kailangan mag-asin, malasa na po yung nokyo po. Ito na po. At ito hinango ko na. Ayan, ito na aking nilutong lumilibi. Mayroong bulaklak ng kalabasa. Ayan, yan simple lang po. May sahogsang isda at hipon. Ayan. Tapos, pagkakain na kami ito, lalagyan ko siya ng siling labuyo. Ayan, hindi ko na po hinalo niya siling labuyo kasi mas masarap to pang ano, nakakagat-kagatin lang. Papanghang. Kinakagat ko lang po ito ng fresh. Yan. Para manghang. Yan.
ito na siya. Isasalin ko na po siya sa kanyang lalagyan. Ayan, mga ka-Royce. Ito na po ang aking masarap na gulay. Ayan. Mahilig po ako sa ginigisa lang, pero konti lang po mantika. Kasi bihira lang po ako magluto ng gata. Kasi malakas. Maka-high blood. Kaya bihira po akong magluto ng gata. Ayan, gisa-gisa lang po. Ayan. Pero kasi pag inisa, makakahigop ng sabaw. Kaya yung sustansya mapupunta sa mga ugat. Simple man po itong ulam, pero sabi ko nga po palagi, matipid na, masustansya pa. Ayan. Kunti-kunti lang po magluto kasi kunti na naman po kami kumakain. Ayan. Tapos, yun nga. Tipid-tipid lang. Ayan. Lutong probinsya, ayan, fresh from our garden, fresh lubi-lubi, and fresh na bulaklak ng kalabasa. Hindi ko po laging dinadami yung kuha ng bulaklak ng kalabasa kasi hinihintay kong mamunga, ay magkaroon siya ng, ayun po, bunga. Kasi hindi pa siya, ano eh, puro bulaklak lang po siya, hindi po siya nabubuo. Mira lang, minsan nabuo, pero maliit lang, naigulay ko. Kaya baka siya magtampo pag lagi kinukuha ng bulaklak. Misa naman po yung talbos na kalabasa, nagulay ko rin po. Sige mga ka-Royce, hindi na lang po natin ang buhay na ganito. Sa mga katulad kong simple, simple buhay, maligaya na po ako dito sa ulam na ganito. Ay, ganyan eh. Dalang buhay. Pagka medyo nakaluwag-luwag na yan. Nakala lang tumikim lang medyo mga masasarap na ulam. Ayan, mga may konting madarkado. Ayan, pero sa ngayon, dalain. Ito lang pang maipagyayabang kong mga luto-luto. Mga gulay-gulay na may mga sahog na konting yan. Mga luto-luto ko. Alam niyo naman po, nakikita niyo naman po sa mga ina-upload ko. Kaya lang po, parang iba taman manood kasi yun nga. May pampur lang. Okay lang po, hindi ko naman kinakaya ang ganitong buhay ko. Salamat po sa mga nanonood. Sana, panoorin din po ng iba. Sana matuwa rin po kayo kahit maganda ang aking mga pinapakita sa inyo. Ito po ang katotohanan ng buhay. Kaya, ayan po. Mahirap naman po magpakunwaring mayaman. Hindi naman mayaman. Simple lang. Hindi naman po ano. Ayan. Basta ganito ko ano po yung nakikita nila niya po ngayon ng buhay namin. Ayan. Masaya na po ako pagka may ganyan, may ulam pang araw-araw. Ayan. Importante may laman ang tiyan. Kaya yung mga pambili dyan. Pag pinapanood ko yung mga video na masarap na pagkain yan, ini-imagine ko lang na, nakikikain din po ako sa inyo. Hindi na po ako naiingit. Masama po maiingit. Eh. Kaya sabi nga, kung ano mayroong katanggapin mo. Yeah. Thank you, Lord. At masarap na ulam namin. Sige po. Thank you so much for watching. Please, subscribe naman po ninyo. Please. At lagi nyo naman po sana ang panoorin. Please, help me, please. Thank you all. Bye-bye. Ito naman po, harina. Or harina. Gagawa po ako ng bulburon para meron kami yung snack-snackan. Ayan, tapos bibitsayin ko kung ganito to. Ayan. Kasi nilagay ko sa planggana para pag biniinan ko siya. Ayan. Ayan. Para kung meron mo siyang bubuk-buk dyan o ano, hindi kaya. Ayan. Ayan. Tapos na.
to ko po siyang pulburon para yung snack-snackan. Kasi yung best friend ko magugutumin. Lagi naghahanap na makakain. Hindi man eh, pulburon ko kaya kung ano magawa kong ini-stack kong mga snackan kasi gugutumin. Yan. Ito na po yung pulburon. Ito po, ganito po ako gumawa ng pulburon. Nilulito ko siya hanggang sa mga medyo burubuan siya ng konti. So, pag nalito mo siya, hanggang burubuan siya, saka siya pinating, kailangan hindi masyadong malakas ang konti kasi baka masyadong. Ito na po yung aking ginawang pulburon yan. Nalawa ko siya ng asukal, kaunting margarine. Ayan. Yan ang aking panika dyan. Margarine, asukal. Nalawa ko lang mga halay siya ngayon sa mag-mix sa lahat. Ayan, nahalo ko na po siya. Nahalo na ang kanyang pantimpla. Ayan, hindi ko lang siya masyadong pinalapot kasi hindi ko naman siya ibabalot na ilalagay ko na siya sa tanggarapon para may kain-kainin. Charam! Ito na po ang aking pulburon. Ayan. Ito na po ang nagawa kong pulburon. Ang sarap po ng kanyang lasa. Ayan. Pwede po ito pang negosyo. Ayan. Ayan. Babalot lang po doon sa plastic. Na pangbalot po sa pulburon. Pwede na po ito. Kasi nabubuo na siya. Ayan po. At subukan po na yung gumawa ng pulburon. At ito ay pang oro isnakan, pwede pang negosyo. Ayan. Ayan po. Enjoy eating pulburon. Ito po, totoong nakanan dito. Tapos ilalagay ko siya ng mga pop rice. Tayo ko na siya ng tunay na hanggang sa maging brown na siya. Tapos pag brown na siya. Pag malutong na siya, itong na malutong na siya. Siya, yan, lagyan siya ng konting asukal. Yan. Para siya masarap. Yan. Hanggang sa naluto po yung asukal. Pwede na po ito kasi natunaw na yung asukal niya. Yan, masarap na po ito, malutong na. Yan. Pwede ang kukot-kukotin. Yan ang
berapa price? Charan, ito na naman po ang aking bahaw na kanin o tutong na kanin. Ayan, ginawa ko siya ang paprice. Para hindi nasasayang, hindi natatapon, mapapakinabangan po ang tutong na kanin. Ayan, ako kahit konti, gagawa ko po may sobra. Hindi sinangag. Ayan. Nagawa ko siyang paprice. Ayan, tingnan niyo po. Agatay ko siya. Sarap na malutong. Di ba? Naliling yung lutong. Sarap. Kukutin na. Huwag lang masyadong tamisan. Sarap po. Pwede na yung pang-uro snack to. Kukut. Ang ginagawa ko po na ito, nilalagay ko ito sa garapon. Para may nakukukut-kukut. Nahalo ko. Minsan nahalo ko rin sa pulburon. Kaya masarap siya. Sige po. Ang kalos. Ano, matutunan po ninyo ito. Huwag niyo itatapon ang tutong na kanin at marami pong nagagawa dyan. Ayan. Ito po ang resulta ng tutong na kanin. Naging pop rice. Ayan, sarap niya. Nakita niyo naman po ang procedure kung paano kong niloto ito. Sige po mga karawis. Enjoy eating pop rice. Ayan. Ito po yung ginawa kong yung pong tutong na kanin na ginawa ko kanina. Ayan. Yung pulburon saka yung ginawa kong paprice. Ito po, pinag-mix ko siya. Ayan. Minix ko yung paprice saka yung pulburon. Para po mayroong nangunguya. Ayan, malutong na paprice with pulburon. Ayan. Pwede po i-mix, pwede naman hindi. Ako po minix ko para meron akong nangunguya na malutong. Ayan. Pop rice and pulburon mix po yan. Ayan. Kumusta po? Ito po, mayroon pa akong ituturo sa inyong bagong pagtitipid. Ito po yung bahaw na kanin na medyo tutong na konti. Ayan. Ang iba po kasi pag tutong na, siyempre yung maraming pambili yung ginagawa nila, tinatapon na lang nila sa isang tabi. Ayan. Pero kung may aso man, okay lang po. May aso man, may papakain sa aso o pusa. Pero kung wala po, huwag niyo pong itatapon yung medyo tutong na kanin. Ang gawin niyo po, ito po para lang po doon sa mga maliliit na budget. Basahin niyo po ng konti yung kanin, tapos durugin niyo hanggang sa lumambot po yung matigas na kanin. Ayan. Tapos pag malambot na siya, ayan, isangag po ninyo, painitin muna ng gusto yung kawali para hindi dumikit yung kanin kasi medyo basa eh. Ayan. Tapos pag mait na yung kawali, pwede nyo pong lagyan ng kahit ano. Pero ako, pang ginagawa ko pag ako nagsanga, mayita-mayita kawali, tapos nilalagay ko na muna yung kanin. Ayan, tapos pagluto na siya, tsaka ko siya lalagyan ng margarine. Tapos ito po, meron pa itong hinimay na isda. Pinino ko lang po yung piniritong isda, hinimay ko. Pagkatapos, hinalo ko dito sa fried rice. Ayan, tapos nilagyan ko siya ng margarine at konting asin niya. Pagkatapos, gayat po ako ng labuyo. Ayan, nilagay ko po dyan. Pero kung may mga bata na hindi po mahilig sa manga, huwag niya lang po lalagyan ng sili. Kasi takot ang mga bata sa sili. Ayan, sa mga nagtitipid po dyan, huwag po niyo itatapon yung mga tutong na kanin niyo. Kasi alam ko po maraming kapos sa pera sa panahon ngayon. Pag may kanin kayo medyo tutong, huwag nyo po itatapon. Basahin nyo ng konti. Nasa lumambot, turugin nyo. Tapos yun. Isangag po ninyo. Dapat mainit na mainit ang kawali para hindi po dumikit yung kanin. Tapos, lagyan ng margarine o kaya kung wala kayong margarine, mantika. Ako po, pag nilalagay ko yung margarine, pagluto na yung kanin. Yan.
Tapos kung ano naman, itlog, pwede naman po itlog, ilagay nyo. Mula kayong isda na pinarito, minimal, pwede po itlog na. Dapat po ito. Hindi ko pa tinatapon yung kasi wala kaming aso, wala na rin kaming pusa. Kaya pag medyo totoong kanin, ayan, ginagawa ko na lang ng paraan para hindi maitapon. Binabasa ko na tubig, kauti, yan, hanggang sa madurog siya, lumambot niya. Ito na po siya, sinungal na. Ayan, sige po, sana po, yung mga maliit ang budget dyan, pag-aralan niyo po ito. Huwag niyo po itatapon ng kanin kasi tamang ng bigas ngayon. Sige po. Ito po yung sinangal na mayroong malunggay. Nahuli nga pala yung malunggay. Kalimutan ko kanina na may malunggay nga pala yun. Ayan. Pero may malunggay, pero may mga gulay, pwede pong wala.